Amen. So, inamod ka na dublihon na ito, magkakata na maayo ang atong record ng pagkakot sa isang 30 months. Amen. Amen. Okay. Hindi ko maglaka, tawag mo na ito siya sa iyang inside. Challenge.
commission. Because we are fulfilling the commission. Nagabuhatag maayo ng trabaho para sa kamihan sa Ginoo, kay tungod nga aton ginatuman ang sugo sa ato ang Ginoo. Kung sa mga sugo sa Ginoo sa tuwa, na kailangan mo, tabuktan nga kala, na masuktian ang mga katawan about the love of the Lord Jesus. Tell them about the way to salvation. Tell them how to be saved. Ngayon na nga ito ay igalik sumon, mauna ang pinagkatima sa ato nga ang simbahan. Wala ka ng bubati, anak. Wala ka ng biyag, anak. The more noon na nagagasto ka, the more noon na nagaspend mo ang time. Our pastor is spending so much time para lang ang kadaugtag na lang ang kala. Amen. Yes. Amen. Because that is a good work for God. Fulfilling the commission. Number two, we are doing a good work because we are feeding the Christians. We are doing a good work because we are feeding the Christians. Kung sa may purpose sa simbahan, ngayon itukod sa Ginoo, para na mapakaon, para mamatuto, para mapag-grow ang mga kaanakan sa Ginoo. And we know for sure that the only way for the people of God to grow in the church is by feeding them by the perfect word of God. Feeding them lessons, feeding them virtues, feeding them sermons na mo ay makapapild up sa ilang kamu mismo witness mo nga behind this pulpit, wala pinag-entertain ng tao. Our pastor and we missionaries, we never tell to entertain you, kundi ni ang among pinabuhat, as simply as we can. We tell you about the love of God, we tell you about the way of God, the will of God, how to work for God, how to be fruitful. So pagpangalanan niya sa Ginoo, mauna siya ang trabaho sa simbahan, we are doing good work because we are feeding the Christians. Then lastly, we are doing a good work because we are following Christ. Amen. We are doing a good work because we are following Christ. I forgot to quote the verse, we know natin, some are already turned to Satan. Because in the last days, nakalang mabali na. Wala na nagasunod sa ito ang Ginoo, kundi ang kaaway na ilang pinasunod indirectly. Ang ilang kinabuhi, hindi nakakitaan na naikahadlok niya sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi, hindi nakakitaan o pagpangalanan sa Ginoo. Though they may claim that they are believers, they may claim that they are members of this church, but sad to say, dagan sa ila ang hindi yan na. Kung muna yung mga sa Bible, di mailhanan na duol na bubalik ang ato ang Ginoo. Pero kamo nga mga kaisuman na nato, ang nagpabilin, behind the leadership of our pastor, you are doing a good work because you are not only following this man, this leader, but number most of all, we are following the Lord Jesus. Amen. Ang atong pinagsunod, wala kay lain, kundi li ang ato ang Ginoo. Ang ato ang shepherd, ang ato ang chief, commander-in-chief nato, maunan ang ato ang pinagsunod. Be sure that you are following the Savior. So we are doing a good work, number one, number two, do the work. We are doing a great work. We are doing a great work. In the book of 1 Chronicles, chapter number 29, only a challenge to David sa mga katawan before siya may taliwan. Pagpupulihan na si Solomon sa iya. Iyon pang verse number 1. Furthermore, David, the king, said of all the congregation, Solomon may say, Umanon, God had chosen is yet young and tender. And the world is great, for the palace is not for man, but for the Lord. Ayun yung muna phrase, no? And the world is great. Kung sa may kabaho ni Solomon, sa mga niya nga, undertaking ang pagkabuhatan, pagtukod ng temple para sa Ginoo. At kung atong tunan, he built, Solomon, the nation of Israel, built the temple for 7 years, 7 years. Dami mo, 7 years ang pinabuhay para lang makumplito ang maong na templo. And after completing the temple, wala ning undang ang ilahang na trabaho. Kundi dito pa lamang nagsugod ang pagbalik o ritual. Kaya napalo naman na sa Rimunia ang type of worship sa mga Hudyo, sa mga Jews. So dito pa lang nagsugod ang ilan yung real na ritual sa temple. Offering, burnt offerings, pagpatay, pag-offer of the body sa Ginoo, from 7 years. And consider that 7 years, that is not, may muna itong gamay na inahinay na trabaho. Dili na pati yung sa itong time ka, mag-imogay ng inadlaw, gani, huwag to ni mo, patyo ni mo ang oras, di ka tuntag ang tulapon,
Parang ito pinapas ng mga sweldo ka, o later on, makabalik pagkat pinagkaadlo. O mga problema mo sa akin, gamitan mo tinikasal sa kalibutan, na yung mga kabaho na makaya na sa kaadlo, kapagungon din makaadlo. O mga hinatawag na ito, ang inadlaw na ito na mabuhay. O ka, maingon na ito nga ito, may apply sa mission of Israel when they build it, the temple. Maingon din na ito, hard labor ni, maingon din na ito, strenuous, nga klase din ang pagkabaho. Who is buhay o bahat at kusog din eh. So therefore, they are doing a great work for God. In our passage, the book of Nehemiah, chapter number 6, maugyan po niya ang tuba ni Nehemiah. Kasambara, tukang tubaya, he said, I am doing a great work so that I cannot come down. Believers, ang yawa, mo try to discover kanimo. Mo try to paundang sa inuwa. Mo try to pabagslide sa inuwa. Why? He does not want you to work for God. He does not want you to be faithful to God. He does not want our church, the members of His church, to be involved. Kamahimong yung nataghan na ma-accomplish. Amen. Palas kay may yawa sa inuwa. Manikamot ang yawa, natuslupon pa. Manikamot ang yawa, mapaundang mo pa. Because the devil knew that we are doing a great work. Amen. Right. Malukabukan na ito makita about doing a great work for God. Number one, we have a great responsibility. We have a great responsibility. Takuha nga ito ang responsibilidad. Responsibilidad sa mga tao na walang panakailan sa Ginoo. Responsibilidad sa ito ang simbahan. Kung galing kayo gumawa na gamay na punto na about responsibility, kung ikaw mismo kanini ng simbahan, wala ka po nagdala. Wala ko naga, ito na ito ka pang Sabado. But I would like to remind you mga members nini na church, kung ikaw mismo nini ng simbahan, makita ka na sa simbahan every Sunday or pipila lang ka Domingo, kung wala din kayo nahimo sa simbahan, you may be a member by name, but you are not part of the church in terms of labor. Limbo ka sa simbahan, nag-ismuhan ka, limbo ka sa simbahan, kaya nag-asimba ka, limbo ka sa simbahan, kaya kailan ka mag-limbo din yung simbahan. Pero kung ikaw, wala nag-abundan, wala nag-atabaho, even naman kung panglimbyo, maski kamay na lang apart, wala kayo na himo para sa simbahan. You are really a member of the church. Right. Shame on us, na mga Kristohan, we claim to be Christians, but hindi pa mga mga Kristohan. Amen. We claim to be limplong simbahan, but hindi pa kita ang kapatimbo. Hindi unta na kita, mahimo lang ang limplo sa panahon na special occasion. Muli yung lang sa panahon na iasay. Muli yung lang sa panahon na daghan ng tao. Muli yung lang ang puntoguyo ng atong halan. Kung inho ng atong halan. Kung hindi nagaling na matawag, hindi na tanong trabaho. Remember that what we do, magamay man, matakong man, natabaho sa simbahan, we are doing it for God. Amen. Reminded po na ako about great responsibility as members of the church. Nakuhan responsibilidad sa pag-maintain sa attendance sa ato mga simbahan. Amen. As a pastor, no, masabot ko sa feeling na inidabot sa adlaw sa Domingo, tibok si mana, grabe niyong pangandang. Mag-prepare ka isa, duha, tulog ka mensahe para sa Domingo. And you always pray to God, ask God, kung sabi pinakalindog ka mensahe. Pagkaman, prepare na po ka ako sa school, pagkaman sa adlaw sa Domingo, very excited na ka to preach the word, very excited na ka to preach the word. Here comes, pagkaman sa last maybe, kahulat na kaasan mo si brother so-and-so. Pagkaman sa last maybe, media na yung mga po, tipila. Pagkaman sa last jeans, tipila. Oh, malikuran na kadlima, malikuran na kadwito, kabong mga mga minto. On the part of the man of God, mag-ulming, ano man. Nag-expect mo ni, na kamunta, mga kanakan sa Dino, should be present during services para nga makataon ang inyong kalat. Amen. Ang mga isa'y nga minahanda naman, it is to build you up, it is to equip you to be better soldiers, to be better servants of the Lord Jesus. Amen. Ito mo, mong mukbikin yung sayang, discouragement, o mag-impress